Siya si Sakura, sikat sa eskwelahan dahil sa ganda nito, matalino at magaling din sa Aikido. Habang nasa bus at papauwi galing eskwelahan ay may namataan siyang nagliliyab na kulay asol. Ito pala ay mga tao na nasusunog at nakita niya rin ang isang lalaki na parang may salarin sa pagkakasunog ng mga ito. Kaagad niyang pinahinto ang bus at dali-daling bumaba papunta sa pinangyarihan ng apoy at dito may nakasalubong siyang pulis at pinuntahan nila itong dalawa. Pagkadating nila sa lugar ay wala silang nakita dito at kahit bakas ng nasunog ay wala rin silang makita. Kaya sabi ng pulis sa kanya na baka namamalikmata lang ito sa mga nakita nito. Kinabukasan pagpasok niya sa eskwelahan ay nakasalubong nito ang guro nila at may kasamang lalaki. Nagulat dito si Sakura dahil ang lalaking ito ang nakita niya noong isang gabi. Ang lalaking ito ay si Ogami at bago niyang kaklase. Habang kausap ni Ogami ang iba nilang kaklase ay hindi na nakapagpigil si Sakura na lapitan ito at yayain na makipag-usap. Nagulat dito lahat ng mga estudyante at kumalat sa buong eskwelahan dahil akala nila magtatapat ng pag-ibig si Sakura kay Ogami. Tinanong niya si Ogami kung nasaan ito at ano ang ginagawa noong isang gabi nang makita niya ito. Sinagot ito ni Ogami na nasa trabaho niya umano ito. Gusto namang habarin ni Sakura ang gloves na suot nito dahil akala niya nasunog ito sa nangyari noong isang gabi kaya tinatago ni Ogami gamit ang gloves. Hinubad naman kaagad ito ni Ogami at nagulat siya dahil wala itong bakas ng pagkasunog. Humingi ng tawad si Sakura kay Ogami dahil sa napagkamalan siya nito. Pagkatapos ng usapan nila ay akala ng ibang mga estudyante ay nireject si Sakura ni Ogami. Gulat na naman dito ang buong eskwelahan. Instant celebrity tuloy si Ogami at magaling pa mag-basketball. Ngunit hindi pa sumusuko si Sakura na malaman ang totoo. Palihim nitong nagmamasid sa mga galaw ni Ogami habang kinakausap siya ng kanyang kaibigan na si Aoba ay nakawala sa kanyang mga mata si Ogami at alam ni Ogami na sinusundan siya ni Sakura. Binalika ni Sakura ang lugar ng pinangyarihan noong isang gabi dahil isip-isip niya na siguradong babalikan ulit ito ng salarin. Dito ay may nakita siyang aso at binigyan niya ito ng pagkain. Nang susubukan niyang hawakan ang aso ay bigla itong tumakbo na parang natatakot. Dumating naman dito si Ogami at napaamo niya ang aso. Ang aso pa lang ito ay pag-aari ng isang palaboy na matandang lalaki at napatay ang amo nito ng grupo na tinatawag na G-Falcon. Habang nag-uusap sila tungkol sa matandang lalaki ay naalala naman ni Ogami ang dati niyang kaibigan. Pagkatapos ng klase nila ay inaya si Ogami ni Aoba na magkaraoke ngunit tinanggihan niya ito dahil daw may trabaho pa siya. At bigla namang may tumawag sa kanya at ito pala ang nagbibigay sa kanya ng mga misyon na gagawin niya. Tinanong din siya nito kung ano ang plano niya kay Sakura na nakasaksi sa ginawa niya noong isang gabi. Sinagot niya ito na ililigpit niya ito. Binalika ni Sakura ang aso para bigyan ulit ng pagkain. Bigla siyang nakarinig ng boses na humihingi ng tulong. Ito ay isang lalaki na binubugbog ng grupo ng mga kalalakihan. Pinuntahan kaagad ito ni Sakura at sinabihan sila na tumawag siya ng pulis ngunit nagtawanan lang ang mga ito sa sinabi niya. Ang mga lalaki pa lang ito ay miyembro ng G-Falcon at alam ng mga ito na walang magagawa sa kanila ang mga pulis kaya kampante lang sila. Hinahanap pala ng mga taga G-Falcon ang iba nilang kasama na nawala sa lugar na ito. Napatanong kaagad si Sakura tungkol dito at napaisip ang leader nito na baka may nalalaman si Sakura kaya pinalibutan kaagad siya. Hinawakan si Sakura ng isa sa kanila at dahil alam niya paano makipaglaban ay inihagis niya ito. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang iba pang miyembro at isa-isa niya itong pinapabagsak. Dito na sila gumamit ng taser para kuryentehin si Sakura. Kaagad na natamba si Sakura at pinagtatadyakan siya. Bigla namang sumugod ang aso para tulungan si Sakura ngunit pinagtatadyakan din nila ito. Tumayo si Sakura at kaagad na nilapitan ang aso ngunit ay sinipa naman siya kaagad at tumilapon. Dito ay biglang dumating si Ogami at kinakausap ang aso. Nagtinginan silang lahat sa kanya at nakiusap si Sakura sa kanya na dalhin kaagad sa pagamutan ang aso. Ngunit dahil sa alam na ni Ogami na sobrang dami na ng pinsala ang natamo ng aso at kahit dalhin pa ito sa pagamutan ay hindi rin ito magtatagal kaya naisipan niyang patayin na lang ito para hindi na ito maghirap pa. Nilapitan siya ng isang lalaki at bigla niya itong hinawakan sa mukha at nagpakawala ng kulay asol na apoy. Kaagad na naglaho ang lalaking ito, naramdaman naman ito ng iba pang kasama ni Ogami na kagaya niya ay may mga natatangi ding abilidad. Sabay-sabay namang sumugod sa kanya ang iba pang miyembro ng G-Falcon at sinunog lang din niya ang mga ito. Pagkatapos ay lumapit naman siya kay Sakura at sinunog din ito. Dito ay nagising si Sakura sa kanyang kwarto at naalala ang mga nangyari. Kaagad ito nagtatakbo sa kusina nila kung nasaan ang ama at ina nito. Tuwang-tuwa sila nang makita si Sakura, ayon sa kanila ay nakita siya sa may gate na walang malay.
Pero hindi nila alam kung sino ang naghatid sa kanya dito. Habang naglalakad papunta sa eskwelahan ay dumaan muna siya sa pinangyarihan at wala na naman siyang makitang kahit anong bakas dito. Pagkadating niya sa silid nila ay nakita niya si Ogami na nakaupo at nagbabasa. Ninitian lang siya nito, hindi niya maalis kay Ogami ang kanyang mga mata at tinatanong sa sarili kung ano ang pinaplano ni Ogami sa kanya. Susubukan na niya sanang magkwento kay Aoba na mga nangyari sa kanya ay bigla namang nagsalita si Ogami. Hinawakan ni Ogami si Aoba sa balikat at parang nagpapahiwatig kay Sakura na kapag tinuloy niya ang kanyang binabalak ay may mangyayaring masama kay Aoba. Biglang pumagitna sa kanila si Sakura at pinayuhan si Aoba na wag na wag magpapahawak kay Ogami. Akala na naman ng mga kaklase nila na may love triangle ang nangyayari. Nakamatsyag palagi si Ogami kay Sakura na naging dahilan din para iwasan ni Sakura si Aoba at nag-aalala siya na baka madamay pa ito. Dahil sa ginagawang ito ni Sakura ay namaling akala tuloy si Aoba sa kanya. Dito ay hindi na nakapagpigil si Sakura at kinausap si Ogami. May gusto umano siyang sabihin kay Ogami at gusto niyang sabay silang umuwi pagkatapos ng klase. Gulat na naman ang mga kaklase nila dahil akala nilang lahat ay nagiging agresibo na umano si Sakura kay Ogami. Pagkatapos ng klase ay sabay nga silang umuwi habang nasa gitna ng maraming tao ay pilit na pinapaamin ni Sakura si Ogami ngunit nabigla siya nang kaagad na umamin si Ogami. Ayon kay Ogami na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at nababagay lang umano ito sa G-Falcon dahil sa masasamang mga gawain ng mga ito. Hindi pa rin sang-ayon si Sakura sa mga dahilan ni Ogami. Hinawakan ni Ogami ang mukha ni Sakura at susunugan ito pero naiwasan ito ni Sakura gamit ang bag niya. Kaagad siyang tumakbo ngunit nahawakan siya ni Ogami. Susubukan ulit ni Ogami na sunugin si Sakura pero sa pagkakataong ito ay nagbibiro lang umano ito. Sa pagkakataong ito sinabi na ni Ogami kay Sakura kung ano sila at ang gawain nilang mga codebreakers. Trabaho umano nila na tapusin ang mga taong masasama na hindi kayang parusahan ng batas. Nagdesisyon silang dalawa na matyagan ang isa't isa dahil ayaw ni Sakura na may iligpit na naman si Ogami at ayaw naman ni Ogami na may pagsabihan si Sakura na iba tungkol sa kanya. Tumawag ulit kay Ogami ang babae at tinanong ulit ang tungkol kay Sakura. Sinabi ni Ogami na nagdesisyon siyang wag na lang iligpit si Sakura dahil kakaiba umano ito dahil hindi pala ito natatabla ng kanyang kapangyarihan. Dito ay nagkita ang dalawang miyembro ng Codebreakers. Ito ay ang number 3 na si Yuki at ang dating number 1 at pinakamalakas sa kanila na si Hitomi. Misyon dito ni Yuki na hulihin si Hitomi ngunit nakatakas ito. Sa araw na ito ay sinundo ni Ogami si Sakura sa bahay nila at sabay silang pumasok. Habang naglalakad sila papunta sa silid ay may isang lalaki ang sumugod kay Ogami ngunit napansin ni Sakura na inaangat ni Ogami ang kanyang kamay na parang gagamitin nito ang kanyang kapangyarihan kaya inunahan na nito si Ogami at siya ang pumihil sa lalaki sabay sabing siyang ang makakaharap ng sinumang may planong saktan si Ogami. Kinilig na naman dito ang mga estudyante sa maling pag-aakala nila. Lahat dito ng galaw ni Ogami ay sinasamahan siya ni Sakura. Habang naglalakad ay nakasalubong nila si Fujiwara. Pinakita nito kay Ogami ang kanyang mga mata at nang makita ito ni Ogami ay bigla siyang may naalala at biglang hinawakan ang mukha nito. Napagkamalan niya itong kakilala niya dahil sa kulay ng mga mata nito. Pagkatapos ng klase ay nakatanggap si Ogami ng tawag para sa misyon niya. Dahil sa kagustuhan ni Sakura na bantayan siya ay sumama pa rin ito. Binalaan naman siya ni Ogami na hindi na niya mararanasan pa ang normal na buhay kapag pinagpatuloy niya ang pagsunod kay Ogami dahil sa mga masasaksihan nito. Ang pupuntahan pala ni Ogami ay isang opisina ng Yakuza. Ito ay konektado din sa G-Falcon na una ng inubos ni Ogami. Dito ay may dalawang pulis na kasama at nang susubukan na ng isang pulis na barilin si Sakura ay dito na nag-umpisa si Ogami na iligpit sila isa-isa. Habang si Sakura naman ay nanood na lang at walang magawa. Nang matapos na si Ogami ay may nakita silang iba pang biktima. Pagbaba ni Ogami ay may naghihintay pa palang isang pulis na kasamahan ng dalawang pulis sa taas. Bigla itong humarurot palis nang malaman niyang isang codebreaker si Ogami. Habang hinahabol sila ni Ogami ay nagpakita dito ang codebreaker number 4 na si Toki at siya na din ang nagtapos sa misyon. Pagkatapos ng nangyari nung isang gabi ay nagising ulit si Sakura sa harap ng kanilang bahay. Paglabas ni Sakura ng bahay para pumasok ay may nakita siyang lalaki. Ito ay si Toki na nakasama ni Ogami nung isang gabi sa misyon nila. Napansin niya kaagad ang mga mata nito nakahawig ng kay Fujiwara. Ayon kay Toki ay siya daw muna ang maghahatid kay Sakura sa halip na si Ogami. Habang naglalakad ay pinag-uusapan naman nila si Ogami. May ikwekwento umano si Toki kay Sakura tungkol kay Ogami kaya umupo muna sila.
Dito ay bigla namang dumating si Ogami, naglaban silang dalawa dahil sa hindi nila gusto ang isa't isa pero pinigilan sila ni Sakura at umalis din kaagad si Toki. Nagsabay naman sina Ogami at Sakura papuntang eskwelahan at nang makarating sila sa gate ay bumungad naman sa kanila si Heikei na nagkakape. Magkakilala naman sila ni Sakura dahil dito din siya nag-aaral pero hindi nito alam na isa ding codebreaker si Heikei. Habang nasa gitna ng klase ay nakita ni Sakura si Toki na palakad-lakad sa eskwelahan nila at nagpanggap kaagad si Sakura na masama ang pakiramdam para makalabas at puntahan si Toki. Nagulat si Sakura nang makita sa kanyang uniforme ang logo ng isang kilalang paaralan. At dahil dito pinayagan muna siyang sumali sa klase nila. Pumunta silang tatlo sa taas ng paaralan nila para mag-usap-usap ngunit nandito uli si Heike at kasama si Fujiwara. Nagulat si Toki nang makita si Fujiwara at kaagad ding umalis. Habang pauwi ay nadaanan nila si Toki sa tapat ng malaking bahay. Nandito pala ang susunod nilang misyon ni Ogami, pinasok nila ito at sinalubong kaagad sila ng mga nagbabantay dito. Naglaban-laban sila at biglang pinigilan ni Sakura si Toki. Dito ay may biglang lumitaw na buhawi at isa-isang naging bato ang mga kalaban nila Ogami. Pagbukas ng pinto ay lumabas ang dalawang lalaki na may special din na abilidad. Nilabanan ito nila Ogami at Toki at nang maubos na ang laman ng bagay na nasa likod nito ay kaagad din silang bumalik sa loob. Nakapasok naman sila Ogami sa mismong bahay at nakita nila dito ang maraming bata na nakarete sa higaan. Ang mga batang ito ay may mga special ding abilidad at sinasailalim sa eksperimento. Habang hinahanap nila ang pakay nila dito ay may naamoy naman ang aso na alaga ni Sakura at pinuntahan nila ito. Dito ay bumungad sa kanila sa loob ng silid ang mga higa na puno ng dugo at tila maraming pagpapahirap ang ginawa dito. Biglang nagbukas ang ilaw at nagpakita ang may-ari ng pasilidad at nagsasagawa sa mga eksperimento. Nagpakita ulit dito ang dalawang lalaki na nakalaban nila kanina. Naglaban-laban ulit sila at dito na nila nalaman na mga bata din pala ang laman ng bagay na nasa likod ng dalawang lalaki. Ito pala ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Kaagad nilang tinapos ang dalawang lalaki na ito, nang tatapose na ni Ogami ang pasimuno ng lahat na ito ay may biglang dumating na batang babae, ito ay kanyang anak na may sakit, ginagawa niya daw ang lahat ng ito para mailigtas ang anak niya, ngunit ayon kay Ogami ay isa pa rin siyang mamamatay tao at nang tatapose na sana siya ni Ogami ay bigla itong sinuntok ni Sakura, sinubukan ng lalaki na atikihin si Ogami at nang mahawakan na siya nito ay kaagad itong sinunog ni Ogami.